magandang hapon po ang mga kabayan. Nandito po tayo ng mga kabayan dito sa may ilalim ng banda Skywin, no? At lipat na po tayo rito sa may bandang Baklaran mismo, kabayan. Kasi ito na po, ito po yung area, ito yung kahabaan po ng Ruas Boulevard, no? Dito po tayo nakatayo ngayon sa Baklaran, sa simbahan mismo. Yung tapat na yan nito, kapadyak, yan na po ang puspusan yung gawa ngayon sa paglagay ng mga rebar, no, sa poste ng LRT1 Cavite Extension. Dito na po ang area ang hindi pa tapos, mga kapadyak, hanggang doon sa may, you know, nakita natin yung Isena City na building. Diyan na po ang sobrang lapit na po, kapadyak. Diyan na po yung street na yan, no? Kasi dito, yan, no? So, may puspusan yung gawa dyan, mga kapadyak, no? Kasi dito yung center island ng Ruas Boulevard, mga kababayan, yan po ay may poste na po, may pierhead na rin. Kaya yung area na yan, patawid sa kabilang side, yung sa building na hindi pa tapos sa ating harapan. Diyan na po, no? Pabunta doon sa may Isena City. Napakalapit na po yan, mga kababayan, no? Baka next week may mga poste na po yan dyan. At doon din po sa mismong ayun, no, mga babae, no, yung dalawang poste na yan dyan mismo sa Boulevard po yan, sa banda sa gitna, mga babae, may poste na, may apelis na. Kaya yung patawin yung kabilang side, yung may ilog dyan, eh, yan po ay pustuhan na yun ang pagkukay, no, paglagay ng poste ng LRT1. Yung active po doon sa Baklaran, mga kabayan. So ngayon po, lipat po tayo dito ngayon sa... Grabe, mga kabayan, magandang hapon po. No? Napakalakas. Ang lakas ng baha rito sa Paranaque River, mga kabayan, ko. Kasi maulan na naman yan, no? Ang araw na ito, mga kabayan, kaya sobra po ng lakas ng alon. Ay, alon ng... Lakas naman ng tubig. Mayroon daw pong lakas kasi ng ulan ngayon dito. Na just entry daw po. Kaya may mga fire truck, mga rescue, no, na nag-aabang. Baka nila, baka sakali makita nila yung bata na nahulog doon sa may lakas ng tubig. Bandang taas, bandang. Ano, mga kabadyak, yung baka naanod na rito. Ayun, ano, kita niyo naman yung ano ng tubig, mga kabadyak. Ulan dito ngayon. Napakalakas sa, no, yung sa Manila, ano, mga kabayan, dahil sa bagyo. Hagos. Kaya napakadelikado po yan, no? Pag mahulog ka dyan, talagang hihigupin ka pababa yan. Kaya, no? Kita nyo naman yung hagos ng mapupuno tubig na naman ang manilagay nito, mga kababayan, ng yan basura. Po ay delikado po yan, mga kabadyak, no? At bukod pa dyan, napakaraming basura ang magsilutangan dyan. Galing po doon sa taas, kaya sana, sigurado yung manilabi bukas, mamutik-tik na naman ito sa basura na napakarami. Kaya naway makonsensya na po ating mga kabayan na nagtatapo ng basura mismo dyan sa ilog natin. Sana po ay ma-action na ito ng ating barangay captain, no? Kula na damit, may kulay na buhok, may kulay yung buhok niya. Dapat hindi ganyan ang kulay, kailangan naman mga kawadjak yung kulay ng tubig dyan. May bata raw, mga kabadyak, na nalunod dito sa ilog ngayon, no? Ilog dyan. Kaya andyan yung taga National Government, Barangay Dunggalo, ano, Fire Brigade, para hanapin yung batang nalunod dito sa ilog. Kaya Paranaque River, napaka ano ngayon, napaka delikado. Ang lakas ng ano yung baha ngayon, mga kabadyak, grabe, oh. Lutangan yung basura. Lakas, grabe. Santo Niño daw galing, yung tumalun. Ha? Santo Niño. Inabangan po natin. Galing Santo Niño? Ayan po, mga rescuer rin, mga kabayan. Sinisilip nila yung ano, yung mga... Baka na mga kapatid. Sa gilid natin, mga kabayan, ito rin naman.
Sir JB Salvador, sobrang bilhin na, ano, sa Sir Aris. Diretso mo na! Oh, baka natamaan ang pirahed. Nako, Diyos mio, Marimar. Ang lakas din ng baha ngayon dito sa may Paranaque River ng Habadjak. Talagang sobra yung ano ngayon. Yun, sa wakas natanggal na konting, rin. Konting ano lang, baha. Konting ulan, baha na agad. Oh. Kita niyo naman. Tsaka yung basura, naglulutangan naman. Diyos mio, Diyos. Tanggal ng tatlong tubo mga Habadjak. Sana sa ito na tayo sa mag-vlog. Balik po tayo dun mga Habadjak, no, sa Giherdo na kumila, hindi kumila tuloy. Well, noong Friday, natanong ko po yung taga-install ng girder. Nagsusukat sila dyan. Nasa live tayo noon. Sa pagtanong ko, sabi kasi sa Lunes daw, sabi nila eh. Lunes, July 5. Kaya excited po tayong nung Lunes na pag luwas natin. Umalis po tayo sa bahay sa Santa Rosa, Laguna, mga ano yon, mga 4:30 AM, no? Yan pala ay nausod pala, no? Baka sabi-sabi ng iba, ng ilang mga vlogger na tinanong natin, baka daw sa Lunes. No? Tanong po, ang nasa isip po, katanungan ko, bakit nila inusod sa susunod na Lunes pa? Na alaman ko pala mga Habadjak na may bagyo, no? Baka siguro yun ang dahilan na hindi nila tinuloy pag start paglagay ng girder. At isa pa, hindi pa tapos pagbulot ng ano, ng mga poste dyan, no? Kita nyo naman, no? Kung maglagay sila ng girder dyan, tsaka sila nagbubunot ng poste di sa gabal, no? Kaya yun ang dalawang dahilan, o yung dalawa na yan, yun ang talagang post na ay, hindi pa sila naglagay ng ano, ng girder dahil ko, sa hindi pa tapos na bunot lahat ng mga poste na temporary na ginawang tulay dyan sa sana naman para maano na LRT, ano po? Oo. Yan. Sigurado na yun, o. Pag matapos na yun lahat bunutin, baka bukas yung mga tubo na yan, i-discarga na yan. Tatanggalin na yan lahat dyan. Yeah, kasi yes! Yan lahat bunot na po yan, no? Aanohin na lang po yan. Pagdating ng truck, bunot konti, sakay na yan. Yan lang po. Para, ano, yan, saka pa sila siguro mag-start maglagay ng girder. Kaya pasinsa na po kayo na medyo na yung mga sinasabi kong Monday maraming talagang inusod nila yan dahil hindi pa tapos tong pagbunot ng poste. Kiniklaro na lahat dyan para may sa ganun diretso talaga puspusan yan mga Habadjak, kaya humanda pa tayong lahat. Nakaka-excited ito. At huwag lang po tayong mainit. Napo, dahil talagang ang lakas ng agos ng tubig ngayon. Hindi po natin hawak. Saka ano yan, napaka-itim yung tubig. Isip ng engineer at kanilang mga diskarte para mapabilis ang paglagay ng girder at mapabilis siyempre ang pagtatapos nitong phase 1, no? Sa LRT 1 Cavite Extension. Hanggang Niugan Cavite po ito mga Habadjak. Doon po sa ano, sa may lumang SM sukat, yung bakanting lote doon, pagaling tayong Manila, papunta tayo doon ng Paranaque, may nabantulay doon. Yung may tulay doon mismo, right side, may bakanting lote dyan, di ba mga Habadjak? Masong gabi, hapon! Yung doon, nag-start na rin paggawa ng ano, ng estasyon doon. Mayroong estasyon doon mga Habadjak. Sa harap mismo ng may barangay hall ba yun doon bago mag fly itong over kado, ng arang ito ma C5, no? Yan bago mag itong SM, City. Mayroong station po dyan mga Habadjak talagang sa sunod na mga araw ano ko po doon kuhaan natin ng murag kape o video na sa ganun makikita rin po ninyo yung progreso doon barako hot choco distansya lang po tayo dahil mahigpit yung guard doon, grabe. Kaya
abang-abangan po ninyo mga kabadyak, no, ang pag arangkada na rin po, no, sa paglagay ng sa pag-start pag-construction ng mga istasyon ng LRT 1 Cavite Extension. Talagang nakaka-excite yun mga kabadyak, kaya sana ipagdasal din po natin na wala sanang bagyo na darating. Ikita nyo naman ngayon mga kabadyak, oh, dahil sa ulan na puspusan yung ulan, kita nyo naman mga kabadyak, ang lakas ng baha. Tsaka ano, yung ulan kanina hindi naman gano'ng kalakas, pero kita nyo naman resulta. Baka sa ibang lugar, no, malakas yung ulan, kaya ganito yung kadami yung kalaki, yung tubig, no. Talagang lakas ng baha. At sana ay wala nang bagyong parating para safety naman tayo lahat. Tsaka ano, yung tag-ulan, ang hirap magbiyahe patag-ulan mga kabayan, sobra. Kaya mas lalong mahirap kapag ikaw po ay nag-commute, no? Ay, kayang, ano, may bata na hulot na lunod. Sobra. Bumaga kuya, bumaga ka, mag-ano ka dyan. Tsaka andyan pa yung banta ng kalusugan natin. Yan po, delikado talaga po yan yung sa mga public transport, sa mga bus. Kaya ako mga kabadyak ay nagtitiis lang po talaga sa magmumotor lang lupaluwas sa Manila, papasok sa trabaho. And also sa ano, sa pag-vlog din, no? Para maihatid po natin sa inyo mga kabadyak yung bagong kaganapan sa LRT 1 Cavite Extension, no? And also, maraming salamat po kay Sir Dat Commentary, no? Si Sir po ay taga Canada po, no? Talagang napakabusilak ng puso ni Sir Dat Commentary. Thank you very much po, Sir, no? Makukuha po natin yung pakulay na $70, bawasan na pala yan ng YouTube, Sir, no? Baka bawasan po yan ng $20 ba? Ang pinadala nyo po ay $70, no? Bawasan ng $20. $50 na lang po mapunta ni Tatay Roque. Pero at least mayroon po. Kaya lubos po kami nagpasalamat sa iyo. At siyempre, si Lord na po ang bahalang magbalik sa yung mabuting puso, Sir. Maraming salamat po talaga. Si Tatay Roque, lalo na ngayon, oh, tag-ulan, talagang mababasa. Kung hindi yun talagang mababasa yun. Sana po paggabi ay makasilong sila doon sa ano, sa building na doon siya nakakubli. Talagang nakakaawa si Tatay Roque, no? Napakaswerte po natin na tayo po ay may bahay na matuluyan. May hangilya tayong nag-alaga sa atin. Tatay Roque medyo pinabayaan ng kanyang anak tsaka ano, sa may rason po yun siguro, mahirap po magsalita mga kapadyak, no? Sana po ma-aksyonan po ng ating butihing mayor Yorme na matulungan si Tatay Roque, no? At madala man lang sa magandang bahay na mga pabahay ni Yorme sa Basiko, mga kabadyak, grabe ang ganda. Pang world class yung bahay na pinataya ni Yumi, talagang sobrang ganda, no? Talagang yung mga parking pigeon sa Manila, mga kabadyak, kung kayo po ay pumunta roon, worth it po yung ano nyo, yung binabayad din yung parking fee doon sa Manila, dahil iyan po ay mapupunta po yan sa mga housing project ng ating butihing mayor, no? Napaka malinis na yung Manila. Napakaganda na yung ano, wala na masyadong ano ngayon. Kalat-kalat at saka ano, yung medyo mas ano na talaga, malinis na ang Manila ngayon mga kabadyak. Kakaiba na talaga kaysa dati. Sobrang ganda na, no? May mga basta ang ganda na isang mapagpalang hapon po mga kabadyak. Katuwa.
mapag maulan na hapon dito sa Manila ngayon, mga kababayan. Grabe ang lakas ng ulan at napakalakas din yung baha. Tingnan niyo naman, oh. Wala pong grabe, may bata daw nahulog doon banda sa taas ng kababayan. Kababayan natin na nakakita. Pudasal po natin na maayos po yun. Wala po yung nangyari sa bata na yun. Naligtas po yun. Pamahalaan po. Yan po, maulan na hapon. Tamang tulugan. Ganon. Ay, ay, ay. So, noon ay walang maiwan. Kung ang isang lugar ay umusin sa mga gusto. Sana ganun din ang mga ating mga kabayan na bigyan ng panang pahinga at hindi maulan ng ganun po mga budget talaga naman. Kaya-sight. Pasensya na po sa mga nag-comment na medyo nakasawa na tingnan yung pagbubunot ng prosperito sa ilang po ang road extension. Pero pag-contest na lang po. Yan po ay arangkada na rin yung girder na yan, yung girder machine na yan, mga kabadyak. Kanina po ay mayroon pong mga nagtatrabaho dyan, mga kabadyak, no? Pinapagana na po yung girder machine mismo. Medyo inayos na, inaano na nila, piniprepare na nila. Baka malay nyo, may mag yung pinakahid ng engineer magsasabi bukas Miyerkules maglagay na tayo ng girder dahil wala na yung tapos na yung pagbunot ng poste at tapos na rin yung umaawala na rin bagyo, no? Malay nyo, hindi abuti ng Lunes, mag-start na rin sila maglagay ng girder. Kaya nakatuwa at kunting pag-unawa lang po mga kabadyak, no? Pasensya na po, no? Yuhuuuuy! Ay ay ay! Nag-love shoutout po sa lahat sa walang sawang pagsubaybay. Nag-love shoutout sa kay may Uncle John White from Christ Church, New Zealand, and also may Auntie Celia White dyan, no? Nag-love shoutout din po sa inyo, no? Napaganda po yung lugar ng New Zealand, napaka-peaceful na lugar po yan, mga padyak, no? Yung may binalita dati na insidente, ayun lang po ay talagang hindi po inasahan, may mga ganun pong pangyayari talaga. Yan po, no? Kunting tiis na lang po, kunting kimbot na lang po, ma-clear na po yung lugar. Matanggal na po yan lahat ng tubo dyan. Pag matanggal na yan, ayan, it's time na mag-ano na yan, lagyan ng girder. Thank you. Please subscribe my YouTube channel, Porca Studio. Hit ang notification bell. Pindutin yung all. Thank you.